talaga sa inyo, people, beings, creations, lahat ng nandito sa mundo. Good morning sa inyong lahat. And I'm here in your YouTube screen, Mami Yang Ria Palmaragas, my YouTube channel that wants something to tell you about what I've read in the Bible kanina. It's about sa katuroang gustong ituro sa atin ng Panginoong Jesus. So, basahin muna natin ang mabuting balita ayon kay Mateo sa first book ng New Testament na si Matthew. Okay? So, dito natin mababasa yung birth of Jesus Christ ng ating Panginoon. So, what is Matthew ba? Ito ang sabi ng Biblia. Ang mabuting balita sa New International Version. Tagalog. Ang mabuting balita ayon kay Mateo ay naglalahad na si Jesus ang ipinangakong tagapagligtas. Sa pamamagitan ni Jesus, tinupad ng Diyos sa kanyang mga pangako sa bayang hinirang niya noong panahon ng matandang tipan. Ang mabuting balitang ito ay hindi lamang para sa bansang Hudyo, kundi para sa buong sanlibutan, bagamat sumilang si Jesus at namuhay sa gitna ng mga Hudyo. Maingat na inihanay ang mga pangyayari sa aklat ni Mateo. Ang pagsilang ni Jesus, ang pagbabautismo at pagtukso sa kanya, ang kanyang pangangaral, pagtuturo at pagpapagaling sa Galilea. Inilalahad din dito ang paglalakbay ni Jesus mula sa Galilea, which is from Israel, sa bansa ng Israel, isang bayan doon, hanggang sa Jerusalem kung saan ipinanganak si Jesus, at ang mga pangyayari sa loob ng huling linggo ng kanyang buhay bago siya ipako sa krus. Ang sukdulan nito ay ang pagpapako sa kanya sa krus at ang muling pagkabuhay. Sa ebanghelyong ito, si Jesus ay ipinakikilala bilang dakilang guro na may kapangyarihan magpaliwanag ng kautusan at ng paghahari ng Diyos. Karamihan sa mga turo ni Jesus ay tinipon ayon sa paksa at may limang kalipunan. Una, ang sermon sa bundok na tumatalakay sa mga katangian, tungkulin, karapatan at kahihinatnan ng mga mamamayan ng kaharian ng langit according to chapter 5 to 7. Pangalawa, mga tagubilin sa 12 alagad kaugnay ng kanilang misyon sa kabanatang 10. At pangatlo, mga talinghaga ukol sa kaharian ng langit sa kabanatang 13. Pang-apat, turo tungkol sa kahulugan ng pagiging alagad, which is we can read it in chapter 18. At panlima, turo tungkol sa wakas ng kasalukuyang parahon at sa nalalapit na paghahari ng Diyos, which is the last chapter of the verses of the Matthew natin mababasa. So, now guys, I want to share something to you. Pakinggan natin ang aking babasahin ang mga isa sa mga katuroang itinuro ng Panginoong Jesus according to Matthew sa Mateo na ito, sa aklat ng Mateo, sa mga alagad na kapupulutan natin ng mabuting aral galing sa Diyos para sa ating mga tao sa panahon natin ngayon na naituro niya na sa panahon ng mga taong nabuhay noong araw. Now, basahin natin ngayon sa aklat ng Mateo at sa susunod na aklat ang Lucas at meron din sa Marcos. So, yung sa Matthew and Lucas muna yung basahin natin. So, isang translation lang. So, pareho lang ang nakasulat doon. So, ang araw ng pamamahinga, ito ay tungkol dito. So, come on, let's read it. According to Matthew chapter 12, verse 1, ang katanungan tungkol sa araw ng pamamahinga. Ito ang topic natin ngayon. Come on, let's read. Isang araw ng pamamahinga, naparaan si Jesus sa triguhan. Nagutom ang kasama niyang mga alagad, kaya't nangitil sila ng uhay at kinain ang mga butil. Nang makita ito ng mga Pariseo, sinabi nila sa kanya, "Tingnan mo ang ginagawa ng iyong mga alagad, bawal iyan kung araw ng pamamahinga." Sumagot si Jesus, "Hindi ba niyo nabasa ang ginawa ni David nang magutom siya at ang kanyang mga kasama? Si David, si Haring David from Old Testament sa Lumang Tipan." So,
mga Israelita. Pumasok siya, si David, sa bahay ng Diyos at kumain ng tinapay na handog sa Diyos. At pinakain din niya ang kanyang mga kasama. Labag sa kautusan, nakanin nila ang tinapay na iyon sapagkat ang mga saserdote lamang ang may karapatang kumain niyon. Hindi pa ba ninyo nababasa sa kautusan ni Moises na tuwing araw ng pamamahinga, lumalabag sa batas tungkol sa araw na ito ang mga saserdote sa templo? Gayon may hindi nila ipinagkakasala iyon, sinasabi ko sa inyo, naririto ang isang higit na dakila kaysa sa templo, which is our Panginoon, si Jesus. Hindi sana ninyo hinatulan ng mga walang sala kung alam ninyo ang kahulugan ng mga salitang ito. Habag ang ibig ko, hindi hain. Sapagkat ang araw ng pamamahinga ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng anak ng tao, si Jesus. So, makikita rin natin ito sa isang book sa Biblia, which is Marcos, sumunod sa Mateo. Ganon din ang nakasulat. Ang katanungan tungkol sa pag-aayuno. Come on guys, let's read the another version of it, ng bagong version ng kwento. According to Marcos chapter 2 verse 18, ganito ang sabi, ang kwento. Minsan nag-ayuno ang mga alagad ni Juan Bautista at ang mga Pariseo. May lumapit kay Jesus at nagtanong, bakit po nag-aayuno ang mga alagad ni Juan Bautista at ang mga alagad ng mga Pariseo, ngunit ang mga alagad ninyo'y hindi? Okay, wait. Pag-aayuno pala yun. Sorry. Ang katanungan tungkol sa araw ng pamamahinga. So, sorry guys. So, bali, Marcos 2, verse 23. Isang araw ng pamamahinga, naparaan si Jesus at ang kanyang mga alagad sa tabi ng triguhan. Habang daay, nangingitil ng uhay ang mga alagad. Kaya't sinabi ng mga Pariseo kay Jesus, tingnan mo ang ginagawa ng iyong mga alagad. Bawal iyan kung araw ng pamamahinga. Sinagot nila sila ni Jesus, hindi pa ba ninyo nababasa ang ginawa ni David noong si Abiatar ang pinakapunong saserdote nang siya at ang kanyang mga kasamay maghutom at walang makain, pumasok siya sa bahay ng Diyos at kumain ng tinapay na handog sa Diyos? Ayon sa kautusan, ang mga saserdote lamang ang may karapatang kumain niyon, ngunit kinain niyon ni David at binigyan pa ang kanyang mga kasama. Sinabi pa ni Jesus, itinakda ang araw ng pamamahinga para sa kabutihan ng tao. Correct. Hindi nilikha ang tao para sa araw ng pamamahinga. Kaya't maging ang araw ng pamamahinga ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng anak ng tao, which is Jesus Christ. Hallelujah. So, sinasabi rito na obedience is better than sacrifice, o ang pagsunod sa salita ng Diyos sa kalooban ng Ama ay mas mainam kaysa sa isang sakripisyo o pag-aalay o maghahain ka ng isang bagay para sa Diyos. So, sabi niya rito, mas importante ang paghabag, ang habag, ang awa, kaysa sa alay. Okay? So, mababasa pa natin ang ginawa ni Jesus sa araw ng pamamahinga nung araw na iyon. Sabi rito, ang lalaking patay ang isang kamay. According to Matthew 12 verse 9, sabi rito sa kwento, umalis si Jesus at pumunta sa sinagoga. May isang lalaki roong patay ang isang kamay. Naroon din ang ilang tao naghahanap ng pagkakataon upang maparatangan si Jesus. Kaya't siya ay tinanong nila, naaayon ba sa kautusan na magpagaling kung araw ng pamamahinga? Sumagot siya, kung ang sino man sa inyo ay may tupang mahulog sa balon kung araw ng pamamahinga, hindi ba ninyo iaahon ito? Ore? Higit na mahalagang isang tao kaysa isang tupa. Kaya't naaayon sa kautusan ang gumawa ng mabuti sa araw ng pamamahinga. Pagkatapos, sinabi niya sa tao, iunat mo ang iyong kamay, iunat nga nito ang kanyang kamay at ito'y gumaling. Umalis naman ang mga Pariseo at nag-usap-usap kung paano ipapapatay si Jesus.
So, mababasa natin ang ibang translation sa ibang version sa Marcos, sabi rito, ang lalaking patay ang isang kamay, sabi ni Marcos dito, ganito ang pagkakakwento ni Marcos, sa Marcos chapter 3 verse 1. Muling pumasok si Jesus sa sinagoga at naratnan niya roon ang isang lalaking patay ang isang kamay. Kaya't binantayan si Jesus ng ilang taong naroon upang tingnan kung pagagalingin niya ang lalaking iyon sa araw ng pamamahinga. Para may maiparatang sila sa kanya. Hinuhuli siya sa kanyang mga salita. Tinawag ni Jesus ang lalaking patay ang kamay. So, sa isang may sakit. Halika rito sa unahan, sabi ni Jesus. Tinanong niya pagkatapos ang mga tao, alin ba ang ayon sa kautusan? Ang gumawa ng mabuti o gumawa ng masama sa araw ng pamamahinga? Magligtas ng buhay o pumatay? Ngunit hindi sila lahat sumagot. Habang tinitingnan ni Jesus ang mga taong nasa paligid niya, galit-galit at lungkot ang nabadha sa kanyang muka dahil sa katigasan ng kanilang mga ulo. Bumaling siya sa lalaki at sinabi, iunat mo ang iyong kamay. Iniunat naman ng lalaki ang kanyang kamay at ito'y gumaling. Umalis sa mga Pariseo at nakipagsabuatan sa mga kampo ni Herodes upang ipapatay si Jesus. Gumanghwa ng himala si Jesus sa araw ng pamamahinga. That's the story, guys. So, habag ang pinakita ng Diyos, ng Panginoong Jesus, na better kaysa sa sakripisyo na ginagawa ng mga pakitan taong Pariseo at mga Saduseo o mga pare o mga naglilingkod sa Diyos na paimbabaw lang, hindi totoo. So, ang nabasa natin ngayon sa Biblia ay isang halimbawa ni Jesus sa atin upang ating gayahin, ating gawin, at piliin nating gawin ang tama sa mga panahong tulad nito, sa mga sitwasyong ganito. Kaysa ang pagsunod sa salita ng Diyos at sa kalooban ng Diyos ang mas mahalaga kaysa sa pagsasagawa ng mga bagay na tama nga sa harap ng tao, pero parang hindi naman katanggap-tanggap na, cause inhumane na, hindi na makatao, or hindi na kinatutuwaan ng Diyos. So, sabi kasi, meron dito na sinasabi ng tao, mag-aalay ako sa iyo ng lahat, iaalay ko sa iyo ang buhay ko, iaalay ko sa iyo ang mga talent ko, ang mga abilities ko, ipapagamit ko sa iyo ang boses ko para kumanta ng papuri sa iyo sa church. So, mas nalulugod ang Diyos sa habag ng tao, sa isang tao, kaysa sa mga ganong tao. So guys, nakita natin dito sa Biblia ang isang halimbawa, isang mabuting ehemplo na pinakita ng Panginoong Jesus para gayahin nating mga tao dito sa lupa para magpropagate ng salita ng Diyos sa lahat, sa buong mundo. Sana manatili ito sa ating isipan at ating magawa ng may kasiyahan sa puso ang mga bagay na ito. Dahil dito, doon nalulugod at natutuwa ang ating Diyos. Ang ating Diyos na patuloy na gumagabay at nagmamahal sa atin habang tayo nabubuhay sa mundong ibabaw. So that's it guys, nasabi ko na sa inyo lahat ng gusto ko sabihin for this day, this morning. So, I hope to see you next time. This is Mommy Rhea, pagpalain nawa tayo ng makapangyarihan Diyos at may bahagi nawa natin sa ating mga kapwa ang mga bagay na ibinahagi sa atin ng Diyos. At patuloy tayong gumawa ng mabuti araw-araw. Okay, guys? Salamat sa panonood and see you next time! Bye! Peace!